Hi guys! For today's video, samahan nyo kaming pasyalan ang isa sa napakagandang pasyalan dito sa Bukidnon. Holding on to that feeling is enough. It's enough for me. Your smile, it drew me in, and I bought you a drink. Sinundo kami ng aming tour guide sa bahay namin mismo bandang alas 4:30 ng umaga. Halos aabutin ng 4 oras ang biyahe galing Davao City papuntang Impasugong, Bukidnon. Dito sa border ng Davao City at Bukidnon o tinatawag na Buda ay makapal na ang kanilang fog at malamig din ang kanilang hangin. Napakaganda mabiyahe pag ganitong oras. Itong area na to ang tinatawag nila na Sea of Clouds. Mayroon silang designated area para huminto ka, mag-park at magpa-picture na makikita yung buong Sea of Clouds. Hindi na kami bumaba kasi konti lang naman yung clouds na makikita. Ayan, dinaanan lang namin. Itong video na to ay nakasakay na kami sa may motor. Hindi ko na actually nakuhanan yung video na kumain muna kami dun sa may entrance. At nagbayad yung tour guide namin sa kanila, sa LGU nila. At ang pagkuha din namin ng motor. Kasi sobrang busy kami. Pagdating namin ay nag-agahan pa kami kasi kailangan ng mga bata mag-agahan. Ang price na binayaran namin sa motorbike is 200 per head for adult. At yung sa bata naman is, ang sinabi sa amin is, nasa sa inyo na daw kung magkano ang ibabayad. Ang binigay namin is 100 for kids and then additional tip. Tip is not mandatory, nasa sa inyo na lang yon. Pag nagbayad pala kayo sa may entrance area, may ibibigay sila sa inyo na parang coupon. Kailangan nyo i-keep yun kasi ibibigay nyo yun sa mag-i-inspect sa inyo dito sa lugar nila. Mayroon sila nag-i-inspect bago ka makapasok sa communal ranch mismo. Ang biyahe galing sa entrance ng communal ranch papunta dito sa exact location talaga ng communal ranch ay aabot yata ng almost 20 minutes. Ayan. Habang nakasakay ka dito sa motor, ma-appreciate mo talaga ang ganda ng Impasugong. Para sa akin, yung daanan papuntang communal ranch ay hindi naman siya ganoon kalubak. Actually, nakukommute na nga ito ng mga private vehicle. Meron namang private vehicle na nagpupunta, kailangan mo lang nagbayad ng parking fee. Nasa bandang alas 9 pa lamang ito ng umaga, tirik na yung araw kasi wala siyang puno. Ang mga meron lang is itong mga damo. Maganda siyang tingnan, guys. Nakaka-relax, tingnan mo yung paligid, yung mga bulubundukin. Kung napapansin nyo yung daan, ganyan siya. Patag naman siya. Sa akin namang palagay ay hindi siya delikado. Malayo lang talaga siya mula doon sa entrance. Pero habang nakasakay na kayo nitong motorbike, maa-appreciate nyo talaga ang ganda ng Impasugong, Bukidnon. Load na lang kita. Kana ko wala yung mga nakapuyo dira. Kani kayo sa gobyerno na matulungan dira. At saka hindi rin pala nila provided yung helmet. Pagliko namin dito sa my right side, ito na yung pinaka entrance ng communal ranch. May madadaanan kaming maliit na body of water and then after that, entrance area na. Entrance area ni siya diri. Tapos manilang mga kabayo, motorbike, car park. Guys, ayan, we're here in the communal ranch in Impasugong, Bukidnon. I'm with Jackie, Clyde, and Dana. And the New Zealand of Bukidnon. Thank you.
one of the most beautiful scenery jud na nakita nako is here in Impasugong Bukidnon. Grabe siya ka nice. Ani siya is only a man-made pero tanawa ninyo siya. Tinuod jud ang ihang gina-claim na this is the New Zealand of the Philippines in Impasugong. Super nice. Karon na time is almost 10 a.m. and init siya pero bugnaw ang hangin. Nice kaayo siya. Super nice. Kanito siya is government owned daw ni siya diri. How do you find it here? It's nice here? Yeah. It's beautiful as well, right? Yeah. And also I really want to ride a horse. This is my daughter. Busy yung aking anak. Are you busy eating? Yeah. You like eating or taking photos? I like eating. Yeah, see. Aking mga pamangkin. Ang aking kapatides at si Dana. Ayan, this is the famous New Zealand of Bukidnon of the Philippines. Philippines ba? Basta New Zealand daw siya ay. Pero sobrang ganda natin yun sa likod, oh. Tapos, magkano lang ang entrance fee dito? Ang entrance fee dito is only 20 pesos. Tapos yan. Nag-day tour kami. Yung day tour namin is, ano siya, dapat apat. Kaso nga lang, mga bata yung kasama namin. So, ang pinili na lang namin is, actually yung apat pwede mong puntahan. Eh, sa amin, mas gusto namin dito mas maganda at mas relaxing. Ayan. So, ito lang yung pinili namin at saka sa may ano, lover's lane. Ayan, yung anak ko ay busy sa kanyang food. At least about 30 minutes. Ayan na. Ang mga itsura. Init na siya. It's only 10 a.m. and it's init already. Yeah. We're going to the waiting area. And then I might ride a horse and the kids might ride a horse as well. Let's see. And then, pahulay sa ta. Let's take a rest first and then we'll decide what will happen afterwards. Nami sa may waiting shed. For rent. Magpa-picture ni sa kabayo. Ako ra isa. Sakay ko sa kabayo. Itunog, imuha lang ang tilda. Sige. Sige. Sakay-sakay ko silang kabayo. Sige. Under, gihapon mo sa... Sorry kayo, Mr. Diego. Under, gihapon nila sa LGU, ya? Kamu? Nice kayo yung lugar yun, oy. Agree yun siya, oh. Dugay na niya siyang open, yeah, sa ano, public. Gwapo kayo, pagsulod pa lang namo, bahat sa may bukid nun, gudira na sa may Valencia, pasulod, gwapo kayo. Mamang, gwingan is Dabaw, eh. Ikaw, Dabaw, ma'am. Ikan pa may Dabaw, gani, ha? Dabaw, Dinsan, Cebu, Pabila. Oo. Bapu mo ang kuan ka gani amo mo pagingon sa mo sa tour nya man ko ani may magpaiwit sa communal kay sayang oras. Sayang oras nya. Hapon na kay mo ma'am, gusto mo man kay kabayo wala ka man gid tama na sa patro. Oh. Hala nindot ka ayo sa maning na sa balalom. Na may mga nagpuyo dira ya. Oh, i-close na yung chair sa ano no? Gwapo man pagkog kay kuan. Masin madaot ba? Second, all my
Dakan mo ma'am para mabilis siya. Ayan. Dalawa pa ako ma'am. Oo. Ayan, pabalik na kami. Super bilis lang pero super worth it naman. Sabi ng cowboy is, padyakan ko daw yung kabayo gamit ang aking dalawang paa para mas mabilis maglakad kasi hindi naman nilang pwersahang hinihila. Eto naman ang kanilang individual shots sa kayang kabayo. Eto, nagbiyahe naman kami ulit pabalik sa Kabihasnan. Mga 20 to 35 minutes motor ride naman ito pabalik, right? So, same lang din yung makikita niyo pabalik. Same lang din na daan yung tatahakan niyo pabalik. At syempre, same motorbike at same driver lang din yung sasakyan ninyo kasi maghihintay sila sa iyo doon mismo sa my communal ranch. Mayroon silang area na pinaghihintayan doon sa inyo. Matapos namin makapagpahinga ng ilang minuto, nagbiyahe naman kami papunta sa my lover's lane. Hindi aabutin ng isang oras ang biyahe mula communal ranch papunta sa lover's lane. Ang lover's lane ay nasa gilid lamang ng daanan kaya nagpark lamang kami dito sa may gilid. We're here now at the lover's lane in Bukidnon. Lover's lane. We'll check around. So, ayan, si Dana, nalamo na naman. See here, we're here in the lover's lane, Bukidnon, with my Dana. Dito kami ngayon sa My Lover's Lane. Meron sila ditong parang park. Ayan. Pwede kayong kumain dito. Magdala ng food. And then, kumain. Ayan. And then, meron din silang ano doon. Garbage bin na segregated bin. Ito siya. Wala din siya ditong entrance fee. Lunch na namin. Actually, early lunch. 11 pa naman. So, tatravel na kami pa uwi ng Davao later after this one. After namin mag-video at mag-take photos dito. So, ayan. Kain lang muna. Ayan. Meron din naman sila dito mga stalls. Food stalls. Mura lang din. Affordable lang din. Time to go home. Tapos na kami sa my lover's lane. We're going home. Bye! Ito ang itsura nila pa uwi. Bagsak silang tatlo at kami namang dalawa ni Clyde ay super happy. Thank you so much for watching, guys!